Sumuko na ang lalaking itinuturong nasa likod ng panghalay at pagpugot sa isang dalagita sa Magallanes, Cavite. Iniatid na rin sa uling antungan ng biktima kanina. Nagpapatrol si Francis Folbe. Isang loob na sumuko si Cesar Katipon sa Cavite Police kahapon. Nais daw ng patunayang inosente siya sa bintang na hinalay niya. Pinatay at pinugutan ng ulo ang 19 anyos na si Mary Jane de la Vega noong Martes. Kahit po anong nangyari, di kahala na po ang Diyos na... Ayon kay Katipon, natakot lang siya kaya pansamantalang nagtago. Pero wala raw siya sa pinangyarihan ng krimen. Natutulog na po. Maga po akong natulog. Itinanggi rin niyang kanya ang natagpo ang dugo ang tsinelas. Kumuha naman ng DNA sample ang crime lab sa kanya para ikumpara sa DNA ng pubic hair na natagpuan sa ari ni Mary Jane. Meron po tayong mga testigo rito. Sila po yung kasama ng biktima, no? Pero sila po yung nakatakas. Lumabas pa sa paunang pagsusuri sa mga kuko ng biktima na nakalmot niya ang sospek. Pero nang tingnan ng mga kawani ng crime lab ang katawan ni Katipon, wala silang nakitang marka o anumang sugat sa katawan niya. Ikinatuwa naman ang pamilyang naulila ni Mary Jane ang pagsuko ni Katipon. Naninindigan ng mga pamangkin ni Mary Jane na nakita nilang si Katipon ang humablot sa biktima nang gabing maganap ang krimen. Inanong po si ate, kaya po na rin kiniginan yung po ni ate, 15% na lang dyan, kita po namin yung kanyang muka. Bago pa nangyari yun, tiyara niya na siya? Opo, talaga po siya, tiyan po talaga siya. Kanina, inilibing na rin si Mary Jane. Kontento naman ang pamilya sa nagiging usad ng kaso. Sa susunod na linggo, lalabas ang resulta ng DNA test sa suspect. Francis Polbe, Patrol ng Pilipino.